Magandang araw po sa iyo, Boss Carl. Pati na rin sa lahat ng tagapakinig ng iyong channel. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Mark. Ang kwentong aking ibabahagi ay naganap mahigit 5 taon pa lang ang nakakalipas. Dito rin mismo nangyari sa bahay namin sa San Jose del Monte, Bulacan. 4 kaming magkakapatid. Bali ang bunso namin ay 2 kasi kambal sila. Ang kasalukuyan naming yaya na si Yaya Almi ay biglang nagpaalam na uuwi sa kanilang probinsya dahil meron daw malalang sakit ang kanyang anak na bunso. Dumalo lang daw iyon ng kapistahan sa isang baryo doon lang din sa probinsya nila. Pagka-uwi ay nagsimula ng mag-iba ang ugali at hindi na rin kumakain. Nagwawala ng araw at nananakit. Iyon ang salaysay ni Yaya Almi kay Mama. Kaya kahit ayaw sana ni Mama pumayag na umalis agad-agad si Yaya, ay wala naman siyang magawa. Kasi emergency nga naman iyon. Nag-aaral pa po ako noon ng high school. Ang sumunod naman sa akin ay nasa grade 6. Si Mama ko po ay nagtatrabaho bilang office clerk sa isang lending company sa lugar lang din namin. Ang aking ama naman po ay palaging wala kasi isa itong pulis at doon nakadistino sa norte. Halos 1 beses sa 2 buwan nga lang kung makauwi sa amin. 2 araw bago umalis si Yaya Almi ay nagtungo si Mama sa isang salon na naroon lang sa kabilang street lang din namin. Suki talaga doon si Mama kasi doon siya nagpapagupit at nagpapamanicure. Doon niya nga rin kami pinapagupitan ng mga kapatid ko. Nabanggit niya sa gumagawang bading na kailangan namin ng bagong yaya kasi uuwi ng probinsya ang yaya namin. Sabi naman ng kausap niyang bading na meron siyang kakilala pero hindi yaya kundi yayo kasi isa rin itong bading. Masipag daw iyon at mabait. Noong una ay ayaw pa sana ni Mama. Pero dahil hindi naman siya pwedeng umabsent nang matagal sa kanyang trabaho, kaya sinabi ni Mama na sige, papuntahin sa bahay namin para makita niya. Meron naman siyang leave na 5 days. Sapat na iyon para maturuan niya ang bagong yaya sa mga gagawin sa bahay. Noong makita nga namin iyon, ay masasabing mabait at mahinhin na uri ng bading. Hindi siya iyong tipong maskulado na barakong bading. Pangkaraniwan lang din ang itsura, payat, maputi, at mukhang malinis sa katawan kasi halata naman sa kanyang pananamit. Palagi nga iyong nakasuot ng kulay puti at malinis sa kanyang mga damit. Kaya tinanggap na nga iyon ni Mama. Itago na lang natin siya sa pangalang Yaya Isabel. Maayos itong makitungo sa aming lahat. Masipag din at maasikaso. Kung tutuusin ay hindi niya kailangang gumawa ng ibang gawain sa bahay maliban sa pag-aalaga ng kambal. Pero kapag tulog ang mga iyon ay sumasaglit siyang maglinis ng CR at magkiskis ng mga kaldero. Kaya agad kaming nawili sa kanya. Si Mama naman ay halatang natuwa kasi tinaasan niya rin agad ang sahod ni Yaya Isabel. Hindi na raw kasi kailangan utusan pa dahil marunong magkusa.
ang medyo kakaiba lang kay Yaya dahil masyado siyang tahimik. Kung hindi mo tatanungin, ay hindi rin magsasalita. Hindi rin namin mapagkwento ng tungkol sa sarili niya. Parang isang tanong, isang sagot lang din kapag kausap. Kapag may sasabihin naman, ay bigla na lang magsasalita ng nakayuko. Tapos kapag tumingin sa mga mata, eh para namang tago sa kaluluwa kung tumingin. Iyon bang parang blankong mata na walang emosyon? Sinabi ko na rin iyon kay Mama. Pero ang sabi ni Mama, na mas maigi na raw ang hindi madaldal para maraming magagawang trabaho. Kaysa naman daw na magkaroon kami ng yaya na sobrang daldal at wala nang matapos na trabaho. Tapos kapag kinulang sa kadaldalan sa loob, ay maghahanap ng tropa sa labas para may makadaldalan pa. Kaya naisip ko na lang na oo nga naman, tama naman talaga si Mama. Iba lang kasi ang inaasahan namin ng kapatid ko. Akala kasi namin na magiging katulad siya noong mga bading na nagugupit sa amin sa parlor na sobrang maingay, palabiro at maharot. Sa edad niya kasi na mahigit 30 pa lang daw, ay parang daig niya pa si Yaya Almi sa katahimik at sa kaseryoso ng mukha kapag nagtatrabaho. Naisip ko rin na hindi naman siguro siya galit sa amin sa kanyang pagtatrabaho. Kasi unang-una, walang nag-uutos sa kanya. Bahala na lang siya sa kanyang oras. Tapos 2 buwan pa lang siya, ay tinaasan na agad ni Mama ang sahod niya sa 3rd buwan. Kaya wala akong maisip na dahilan para maging mainit ang dugo niya sa amin. Isa pa sa nagustuhan namin kay Yaya Isabel, dahil kahit sobrang kulit ng kambal, ay kayang-kaya niyang pagpasensyahan. Hindi mo nga siya maririnig na sumisigaw sa kakasaway. Marami siyang pakulo para libangin ang dalawa. Isang araw at araw iyon ng Sabado, wala akong paso. Kaya naroon lang ako sa bahay. Ang kapatid ko namang si Jethro ay umalis. May lakad kasama ang mga kaklase. Si Mama ko naman ay pumasok sa trabaho pero half day lang. Bali 1:00 ng hapon hanggang 6:00 ng gabi at overtime na nga iyon. Naroon kaming lahat noon sa sala. Nakita kong binigyan ni Yaya ng coloring book at Crayola ang kambal. Tapos naroon lang din siya sa may sofa, katapat ng pinaglalaruan ng dalawa. Ako naman ay nasa may study table sa may gilid habang may ginagawa sa laptop. Paminsan-minsan kong nililingon ang dalawa kasi naririnig kong nag-aagawa ng Crayola, kaya sinasaway ko na rin. Si Yaya naman ay nakatulog na doon sa sofa. Hinayaan ko na lang din kasi naaawa nga ako doon. Sobrang aga niya kong gumising. Maglalaba kasi siya ng mga damit ng dalawa. Tapos pagkagising naman ay papakainin at papaliguan niya ang mga iyon. Tapos maglilinis ng kwarto at ng buong bahay. Kaya sa maghapon ay iyong maiksing oras na iyon lang talaga ang pahinga niya. Halos idlip lang kasi ang tulog ng kambal kapag tanghali. Pasado 5:00 na siguro noon nang maisipan kong gumawa ng merienda. Kaya nagtungo ako sa kusina upang magluto ng scrambled egg at ipapalaman sa tinapay. Dinamihan ko na rin para kasama na doon si Yaya Isabel. Matapos makapagluto
ay nakita kong merong Indian mango sa fruit basket. Kaya agad akong kumuha at nagbalat ng 5. Una kong inilapag sa maysala ang tinapay at itlog sa mangkok. Tapos iyong tinapay na napalamanan ko na ay huli ko nang dinala kasabay ng binalatang mangga at garapon na may asin. Binigyan ko ng tig-isang egg sandwich ang 2 na nakalagay sa plato para hindi maganda hulog-hulog sa sahig. Kawawa na naman kasi si Yaya. Siguradong maglilinis na naman iyon agad pagkagising. Pagkakita ng 2 doon sa manggang tinipak-tipak na, ay hindi tinuloy ang pagkain ng sandwich. Gusto daw nila ng mangga. Sabi ko naman na sige, kumuha lang sila doon sa mangko. Nakakatuwa ngang pagmasdan. Dahil nakikigaya rin sa pagsawsaw ng asin, tapos nagkanda-sira-sira ang mukha dahil sa asim. Kahit naaasiman, ay tuloy pa rin sa pagsipsip. Hindi naman nilang inunguya. Parang sinisipsip lang ang asim at ang alat. Matapos kong makakain ng ilang mangga, ay iyong sandwich na ang kinain ko. Eh dahil naroon lang sa mababang lamesa ang garapon na may asin, kaya pabalik-balik ang 2. Hanggang sa nakita ko na lang ang isa sa mga kambal, ay bit-bit ang mangga na isinausaw ng malalim sa asin at punong-puno talaga iyon at isinubo kay Yaya habang natutulog iyon na nakanganga pa nga. Sinigawan ko pa nga na wag pero hindi na nakinig at hindi ko na rin naabutan dahil naisubo na talaga iyon ang tuluyan. Biglang nagising si Yaya Isabel at naghihisterikal. Nagsisigaw iyon ng malakas tapos humahawak sa kanyang bibig na animoy sobrang nasasaktan o napapaso. Laking pagtataka ko naman dahil kahit naman siguro isang mangkok na asin ang isubo sa kanya ay maaaring magulat. Pero hindi naman siguro ganun katinding reaksyon. Nataranta ang 2 kong kapatid at natakot kay Yaya. Nagsitakbo iyon sa gilid ko habang nakakapit sa akin. Si Yaya naman ay tumakbo patungo sa kusina at nagmadaling binanlawan ang kanyang bibig. Pagkabalik noon, ay ibang-iba na ang kanyang itsura. Naging mabalasik na ang kanyang mukha. Oo nga, bagong gising siya. Pero mas higit pa sa pula ng bagong gising ang pagkapula ng kanyang mga mata. Tapos tayo-tayo na rin ang kanyang buhok na hanggang balikat. Mga salbahe kayo, mga bata kayo! Dapat sa inyo ay tinuturuan ng matinding leksyon! Wika pa nito habang papalapit sa amin. Wala akong mahagilap na salita na dapat sabihin para mapakalma siya. Alam ko naman na may kasalanan ang kapatid ko. Pero sobra-sobrang galit naman yata ang reaksyon niya. Nakatayo lang ako na parang tuod habang papalapit sa amin si Yaya. Natauhan na lang ako noong marinig kong sumisigaw na ang 2 kong kapatid ng kuya tulong. Nakita kong hawak niya na ang 2 sa bato habang hinahatak patungo sa direksyon ng kanyang silid. Sa pagkataranta ko ay wala na akong ibang naisip damputin kundi ang garapon ng asin na nasa lamisita sa gitna. Yaya! Bitawan mo ang mga kapatid ko! Sigaw ko pa sa kanya, sabay-saboy ng isang dakot na asin sa mukha.
Nabitawan niya ang dalawa kong kapatid. Naghihiyaw ng malakas habang ang dalawang kamay ay nakahawak sa mukha. Nakita kong namumula ang balat niya na tila ba napaso. Habang abala siya sa pagpag ng asin sa mukha at sa katawan, ay binitbit ko na agad sa magkabilang kamay ang kambal. Hindi pa nga kami nakakarating sa aking silid, ay agad ko na silang inilapag at pinatakbo na lang. Nakalimutan kong matataba nga pala ang mga iyon, kaya mabilis akong napagod. Pagkapasok ng kwarto, ay agad ko iyong inilak. Nag-iiyakan na noon ang dalawa, habang mautal-utal na sinasabing, "Kuya, si Yaya Monster." Sa tingin ko nga ay tama ang dalawa. Kasi base sa mga napapanood ko na mga aswang movie, ay may hawig ang naging reaksyon ni Yaya sa mga napapanood ko. "Kuya! Kuya! Kain tayo ng monster!" Sabi pa ng dalawa habang nakakapit sa magkabilang gilid ko. "Huwag kayong matakot! Nandito si Kuya! Magtago lang kayo sa ilalim ng higaan ko! Huwag na kayong umiyak para hindi niya kayo marinig!" Agad naman iyong nagsisunod at gumapang sa ilalim ng higaan. Isip ako noon ng isip kung ano ang gagawin ko kung tangkain noon nasirain ang pintuan. Naroon naman ako sa pintuan nakaharang dahil alam kong hindi naman ganun katibay ang pinto kasi gawa lang iyon sa manipis na plywood. "Mark! Mark! Buksan mo itong pinto!" Sigaw pa ni Yaya sa labas kasabay ng malakas na pagpalo ng kamay sa pintuan ng aking silid. "Umalis ka na, Yaya! Hindi ako papayag na masaktan mo ang mga kapatid ko!" Muli pa iyong pumupukpok sa pinto na tila ba ginagamit na ang lakas. Sa katagalan nga ay hindi na noon tinatawag ang pangalan ko habang pumupukpok. Angil na ng isang hayop ang aking naririnig. Sobrang kinakabahan na talaga ako at natatakot. Pakiramdam ko nga noon ay bibigay na ang mga tuhod ko sa panginginig. Pero kahit anong mangyari, ay hindi ako aalis sa pinto, alang-alang sa mga kapatid ko. Nang biglang nagring ang cellphone ko, naalala kong nasa bulsa ko nga pala iyon. Palibhasa, hindi ako masyadong gumagamit ng cellphone kapag nasa bahay lang. Palagi lang din kasi iyong walang load. Pagkabunot ko ng cellphone sa aking bulsa, ay nakita kong si Mama iyon. Pagkapindot ko, ay narinig kong may sinasabi si Mama tungkol sa ulam. Pero hindi ko na siya pinatapos. Sinabi kong, "Ma! Ma! Umuwi ka na agad dito! Magsama ka ng mga pulis! Si Yaya! Naging aswang! Bilisan mo, Ma!" Wika ko pa na nilalakasan ko ang pagkakasabi para marinig ni Yaya sa labas, para matakot din siya at umalis na. Nagsasalita pa noon si Mama nang biglang namatay ang cellphone. Lobat na rin pala. Kaya nagpanggap na lang ako, nakausap pa si Mama. "Ma! Malapit na kayo! Sige po! Bilisan niyo po!" Wika ko pang muli kahit naka-off na ang cellphone. Mukhang effective naman ang ginagawa ko dahil biglang nahinto ang pagpukpok sa pintuan. Kahit wala na ang pagkatok, ay naroon pa rin ako nakasandal habang nasa may kilikili ko naman ang garapon ng asin. Ilang minuto pa ang lumipas ay naririnig kong sumisigaw na si Mama. "Mac! Mac! Mac!
Buksan mo itong pinto! Katok pa ni Mama sa pintuan. Noong una, nagdadalawang isip pa ako. Dahil base sa mga napapanood ko, ay kayang gayahin ng mga aswang ang boses ng ibang tao. Papaano kung si Yaya pa rin pala iyon? Pero noong marinig kong meron pang ibang mga boses na mukhang mga lalaki, ay naisip kong mga pulis na iyon, kaya binuksan ko na ang kwarto. Pagkapasok ni Mama, ay agad naglabasan mula sa ilalim ng papag ang kambal. Habang nag-iiyakan, sabay yakap nila kay Mama. Habang nakatangilid si Mama, ay tinignan kong mabuti ang gilid ng liig niya. Kung meron bang peklat, iyon kasi ang palatandaan ko kay Mama. Noong makita kong meron, ay doon na ako napakalma. Kinuwento ko kay Mama at sa mga pulis ang buong pangyayari. Tinanong din ng mga pulis ang dalawa kong kapatid at iisa ang sinasabi nila, monster si Yaya. Hindi namin alam ni Mama kung naniniwala ba ang mga pulis sa isinalaysay namin. Pero bago pa kami iwan ang mga iyon, ay siniguro muna ng mga ito na wala na si Yaya Isabel sa buong paligid ng bahay namin. Nangako rin naman ang mga iyon na magsasagawa ng pag-iimbestiga tungkol sa background ni Yaya Isabel. Isang araw lang ang lumipas at bumalik ang mga pulis para kumustahin ang kalagayan namin at balitaan na rin kami tungkol sa ginawa nilang pag-iimbestiga. Ayon pa sa mga ito, ay wala silang nakalap na impormasyon tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Yaya Isabel. Kasi halos lahat ng mga nakakakilala doon ay hindi alam ang totoong pangalan at apelyido. Kaya hindi rin nila matrace kung saang probinsya iyon nagmula. Iyon ngang nagrekomenda noon kay Mama ay walang alam sa pagkatao ni Yaya Isabel. Hanggang ngayon naman ay wala na kaming naging balita sa taong iyon at wala na rin namang nakakita pa sa kanya sa lugar namin. Simula rin noong nangyari ang insidenteng iyon ay hindi na kami ipinagkatiwala ni Mama sa mga Yaya. Kinuha na lang ni Mama ang isang tiyahin niya na balo at merong isang anak at sinabing sa amin tumira at maging tagabantay ng kambal. Kapalit ng katamtamang sahod, libre lahat, pati ang pag-aaral lang nag-iisang anak noon na halos kasing edad ko na rin. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito at sana kapulutan ng aral na kahit gaanong pagmamadali ay huwag basta-bastang kukuha ng yaya o katulong sa kung saan-saan. Dapat meron itong kaukulang dokumento ng pagkakakilanlan at kung maaari ay ipa-background check nang hindi magaya sa nangyari sa amin. Maswerte nga lang kami dahil naroon ako noon sa bahay. E kung hindi, ay baka naging biktima na ng aswang ang dalawa kong kapatid. Maraming salamat Sir Carl kung maitatampok mo sa iyong channel ang kwento kong ito. More power po and God bless. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.